picnic, dumadaan po yung kukuha ng basura sa condo. Hindi po yun ice cream. I'm thinking of cutting it. Pinstriped top? Ay, top? Ano kaya sasabi mo, Abigail? Hello guys and welcome back to my channel. I am so excited for this video kasi kung hindi nyo napapansin, medyo iba yung setup ko ng very, very, very slight. And kung nakikita nyo, medyo blurry yung background. And nakikita ko na yung sarili ko ngayon sa monitor. And that is because finally, nakabili na ako ng bagong lens for my mirrorless camera. Ito actually yung ginagamit kong pang-vlog. But I am super excited because I feel like it is much easier to make videos. Pero anyway, as you can see sa title, guys, today is a thrift haul or ukay-ukay haul video. I just wanna point out na hindi ko po binili lahat ng gamit na to just in one go. I bought it at different times. It just so happened na medyo na-compile and medyo marami na rin yung nabili ko. I just realized that recently and I have been thrifting a lot kasi nag-Japan po ako sa December. So excited na po ako. So please watch out for Japan travel vlogs. I will be going to Tokyo, Osaka, and Kyoto. Syempre, gusto ko umaura ng konti. Gusto ko medyo mag-outfitan sa Japan. So ayan na nga daw. Most of the things na binili ko, inintend ko talaga to buy it for Japan. So that is what you will be seeing today. So the first thing I got is this. And kung nagtataka kayo, Lauren, ano yan? When I saw this, sira na po talaga siya. I know it's supposed to be a fanny pack or belt bag. Pero wala na kasi siyang strap. Pero ang ganda-ganda niya. Mukha siyang Gucci. And alam ko sobrang uso na yung mga fanny pack or yung mga belt bag ngayon. So, binili ko siya. And plano ko po siyang i-DIY. I'm planning to put like a belt that's the same shade of brown as this. And, you know, just see if I can repair this and maybe wear it again. So, I bought this siguro for 100 pesos. So, dahil nasa bag na lang rin tayo, pakpakita ko sa inyo yung sunod na bag na binili ko sa Ukay. Alam ko medyo mahal siya para sa isang inukay na gamit. Pero sobrang ganda niya, guys. As in, hindi ko siya mapabayaan. Actually, nung una ko siyang nakita, hindi ko siya agad binili. But I went back kasi I couldn't stop thinking about it because it's so pretty. It is this heart-shaped bag. Teka lang, hirap hawak. It is this heart-shaped bag. Actually, sobrang liit lang niya. Hindi karamihan yung malalagay ko sa loob kasi marami akong maggamit. Pero sobrang cute niya, guys. So, ano siya, 250 siya. And ayaw talaga ni ate bawasan. Pero napakiusapan din and nabili ko siya for 220. The next item that I'm going to show is finally a piece of clothing. Is this parang, it is this brown button-down top. I bought this sobrang mura. So, isa sa mga ukay na pinuntahan ko, guys, is sa Batangas. And everything was 20 pesos. Siyempre, si ate girl nyo, naloka. 20 pesos lang lahat. Tapos may mga magagandang pieces talaga. So, isa ito, yung brown na button-down sa binili ko. I really like the fabric. Hindi siya cotton eh. Pero medyo makapal siya and then parang may pagka-velvet yung labas ng polo. So, ang ganda din ng kulay niya. So, very autumn yung color, ganyan. So, isusunod-sunod ko na siguro lahat ng mga 20 pesos na binili ko. So, something I bought from the same shop is this parang long blazer na may shoulder pad pa, guys. Ancline yung brand. Eh, di ba mahal yun? Just 20 pesos ko lang siya nabili. So, it's just this pinstripe, super long blazer with shoulder pads.
I'm kind of worried about it kasi when I first tried it, kasha naman siya, as in saktong-sakto lang siya. But after nilabhan siya nung dad ko, medyo sumikip siya. I don't know why that is. But other than masikip siya sa akin, sobrang ganda niya. As in, wala siyang kahit ano na damage and sobrang ganda nung length niya. So another thing na binili ko na 20 pesos lang din is this ribbed V-neck white long sleeve top. Haba nyo na. Ito siya, 20 pesos lang siya. And medyo malaki siya sa akin ng konti, but I like that because I'm thinking na pag nasa Japan ako, pwede ko siyang i-layer. Since medyo maluwag nga siya, pwede ko pa siyang lagyan ng long sleeve sa ilalim para syempre hindi sobrang lamig. So, 20 pesos pa rin ang usapan dito. Pero, nabili ko tong coat na to or ano ba, tweed jacket na to in the same shop and it is also, again, 20 pesos. Kaso may shoulder pads din siya, guys. Kasi siguro nga, very 90s yung feel niya, pero it is just this parang plaid or plaid. How do you say it? This is plaid tweed jacket with the very original 90s na shoulder pads. And I really like yung colors niya. Parang jewel tone-ish. May pagka brownish na mustard yellow. Meron siyang hints of purple and emerald green and navy blue. So, ang ganda lang ng mga colors niya. Parang feeling ko bagay na bagay sa winter or sa autumn. And ang dami ko rin outfit na nakikita wearing this. Okay guys, so finally naubos na rin yung 20 pesos na damit. Move on naman tayo sa iba pang mga inukay ko na hindi man 20 pesos ay medyo mura-mura pa. So, alam kong meron na akong ganitong jacket. Pero in my defense, medyo mahaba yung style na yon. And yung jacket na to is maikli lang. As in, pang-taas lang siya. Hindi trench coat yung style niya. And it is just this parang camel na parang trench coat style na jacket. Pero, hanggang waist ko lang, hanggang above waist ko lang pala siya. This one was 35 pesos. The only issue I have with this is, ang weird nung side niya. I'll try to show it as best as I can, pero yung side niya bukas, so hindi ko alam kung ganun talaga yung style ng jacket. Pero I just thought natatahiin ko na lang siya kasi 35 pesos lang naman siya. Next item na ilalabas ko, this is, I don't think I'll use this for Japan, pero natuwa talaga ako sa colors niya. Kasi guys, diba usong-uso ngayon yung streetwear, yung mga very primary colors. So, nakita ko to, ayan, nakalagay lang is China Paint. Ayan, China Paint. Nakita ko siya sa, well, ukay-ukay. Pero, kita ko siya, 65 pesos siya. So, natuwaran ko lang siya for 60 pesos kasi new arrival siya. So, ganun talaga, diba sa ukay, kapag new arrival, mas mahal talaga yung mga ay. Bumili na naman ako ng isa pang pair of mom jeans. Kano ko ba ito binili? I think I bought this for 50 pesos. Hindi ko na talaga matandaan masyado. Kamukhang-kamukha niya yung isang pantalon na binili ko dun sa dati kong ukay-ukay video challenge. Pero, it's just these pants na walang brand. Sobrang ganda ng fit niya, guys. As in, feeling ko ito na yung perfect high-waist maong jeans ko talaga. As in, straight cut siya. So, unlike yung iba kong jeans, hindi siya kapit sa leg part. And yeah, as in sobrang mom jeans lang yung dating niya. Boyfriend or mom jeans, I'm not sure. Pero ito yung perfect pants na pwede kong ipares dun sa t-shirt. Okay, so the next one that I bought, sobrang simple lang niya. Hindi ko na matandaan magkano ko siya binili. I think 35 pesos lang din to. Sa Batangas na ukay-ukay ko, store ko to binili. Ito lang siya, high neck, black, long sleeve. Medyo manipis siya, pang layer lang talaga siya. So, again, another
tees na pwede kong suotin sa Japan. Simple lang siya and wala akong ganitong material and fit na high neck na black long sleeve top. This skirt, yan, diba, gingham siya. Alam ko mukha siyang picnic. Tumadaan po yung kuha ng basura sa condo. Hindi po yun ice cream. Kung naririnig nyo po man yun o hindi, meron pong bell sa labas ng pinto. Hindi po yun ice cream. Nagpipick up po siya ng basura. So, papadaanin ko na lang muna si kuya. I think okay na siya. Okay. So, ito nga, sobrang uso ng print ng fabric na to. Alam ko mukha siyang picnic tablecloth. Pero, other people call it gingham. Diba? Para medyo mas saucy. Gingham material, medyo stretchable naman siya. It has garter sa likod. Pero medyo sikip pa rin po talaga siya sa akin. And, awkward yung length niya. So, I'm thinking of cutting it. Basta na. Susot po ako. So, I'm thinking of cutting it here. Tapos, yung excess dito, ilipat ko sa gilid para medyo mas maluwag siya sa akin. Kasi ngayon, medyo saktong-sakto siya pag nakatayo. Pero, pag umupo ako, hindi na siya masyadong cash sa akin. So, ito ay 60 pesos. Ito yung excited na talaga ako, guys. As in, sabi ko, yes, may ganito na akong pantalon. Ang dami kong outfit na naiisip. Tapos, sikip din po siya sa akin. Bakit ganun? Ang laki-laki na kasi nandyan kung lobo ko na. I mean, love yourself. Pero, minsan ang hirap bumili ng pantalon pag umuukay ka. Pero, it is this pinstripe top. Ay, top? Ano ba nagsasabi mo, Abigail? It is this pinstripe trousers. And medyo mahal siya, 200 pesos yung bili ko sa kanya. Pero binili ko pa rin siya kasi I really thought it was worth it. So, as you can see, me trying it on, yes, sikip siya sa chan apart. So, I'm still thinking of how I can sort of maybe adjust it. Oh my God, guys. Nandito na tayo sa huling piece. Parang ang bilis nating dianaanan yung haul na to. Kasi feeling ko kanina ang dami kong gamit. But the last piece that I have is the most expensive piece that I have, but it is also my most favorite piece out of all of them. Hindi ko na siya binitawan kahit mahal siya. And it is this camel trench coat. And hindi actually siya makapal. So for sure, kailangan ko siyang i-layeran sa ilalim. Pero guys, tingnan nyo na lang, nasuot ko. Gusto ko yung design niya. As in, ito talaga yung style na hinahanap ko. Naniningin din ako online, naniningin din ako sa mga Shopee, ganyan. Sa iba't ibang mall. Pero usually, 800 and above siya. And ito, 400 siya. Originally, 480 siya. Pero hanggang 400 lang talaga pumayat si ate. Pero, para sa akin na, medyo worth it pa rin siya. Okay guys, so mamamatay na yung camera ko. 4% na lang siya. But, that is it for my complete ukay-ukay haul. Again, binili ko siya sa iba't ibang dates, hindi sa isang bagsakan lang. Sorry rin in this video kung tingin ako ng tingin sa taas kasi first time ko magka-camera. Nakita ko yung sarili ko sa screen and yun nga, natuwa lang ako. Hopefully, nagustuhan nyo yung bago kong setup. A little bit of blur in the background. And mas kita nyo na yung background ko. Kita nyo na yung halaman ko doon. Ayan. So, hopefully, natuwa po kayo dito. Kung na-enjoy nyo po yung mga ukay-ukay video ko, yung mga thrift finds ko or fashion video or any of that, please comment it down below. And if there are any other video ideas na you would like me to do, then please also leave it in the comment section below. Thank you guys so much for watching. If you haven't already, please subscribe to my channel and let us grow this channel.
because I do try to upload every week, although minsan my week na wala. But anyway guys, that is all. Thank you so much po ulit again for watching, and I guess I will see you on the next.